Sa maliit na bayan ng San Roque ay mabilis na kumalat ang balitang tinaga at napatay si Kabesang Tano. Nasa loob ng piitan si Tata Celo. Mahigpit ang pagkakahawak sa mga rehas. Marami ang nais makiusisa, ngunit walang makalapit sa istaked. Napabaling si Tata Celo at nakita ang isang batang mambubukid na nakalapit sa istaked. Nangiti ang matanda. Narito ang isang anak mambubukid na naniniwala sa kanya. Manananghalian na nang dumating ang alkalde at hepe mula sa bahay ng kabesa. Ipinatawag ng alkalde si Tata Celo. Bilanggo ka niyang Tata Celo. Ano bang nangyari? Kasi binawi po niya ang aking saka, Presidente. Ayaw ko pong umalis doon. Dati pa pong amin yung lugar na iyon. May isang laan lamang po at na embargo. Alam ko na yan. Ako po naman, Presidente, ay malakas pa. Kaya ko pa pong magsaka. Makatuwiran po bang paalisin ako? Malakas pa po ako, Presidente. Malakas na malakas pa. Saan mo pinaga ang kabesa? Nasa may isang kapo ako nang dumating ang kabesa. Nagtatapal po ako ng bitas ng pilapid. Alam ko pong pinapanood niya ako. Kaya pinagbuti ko pong trabaho ko. Para po malaman niya na ako'y malakas pa. Tapos lumapit po siya at sinabi sa akin, makakaalis ka na. At may ibang dara po magsasaka sa lugar na iyon. Bakit po naman, Besa? Tanong ko po sa kanya. Ang wika'y malis na lang daw po ako dun sa lugar na aking sinasaka. Bakit po naman, Besa? Tanong ko ulit sa kanya. Malakas pa po naman ako. Nilapitan po niya ako. Nakiusap pa po ako sa kanya na dun muna ako. Ako na lang ang magsasaka. Ay! Tinungkod-tungkod niya po ako. Pinaga mo na nun. Tata Celo! Kailangan mo nang umalis dyan. Bakit po, Besa? May iba nang magsasaka dyan. Hindi po, wala akong pakialam. Umalis ka na dyan, Tata hindi Celo. Po. Hindi po, Besa! Dito ka po! Umalis ka na dyan! Aray! Ang iyong anak na naroon daw pinakabesa? Tinatanong ka ni Epe. Umuwi na po si Saning, Presidente. Kailan? Pamakalawa po ng umaga. Hindi ba't yan nakakulong sa roon? Tatlong buwan na po. Bakit siya umuwi? Umuwi po siya kasi may sakit daw po siya. Sandali lang. Mag-aalas 12 na sa kumuna yung kakain. Napatay mo nga ang kabesa. Oh, hindi po. Hindi ko po sinasadya. Tinungkod-tungkod niya po ako. Wala po akong kasalanan. Siya lang po yung nauna. Wala po talaga akong kasalanan. Tinungkod-tungkod po talaga niya ako. Wala po akong kasalanan. Wala po akong kasalanan. Wala po akong kasalanan. Labis ang galit ng hepe kay Tata Celo dahil ang kabesa ang nagrekomenda upang siya ay maging hepe. Kinabukasan, mapula ang sikat ng araw. May mga tao dumarating sa munisipyo. Kakaunti lang iyon kaysa kahapon. Kakaunti lang ang mambubukid sa bagong langkay na dumating at titingin kay Tata Celo. Bawat isa'y nagtataka, hindi makapaniwala
Gayong kalat na ang balitang ililibing kinahapunan ang kabesa. Nagtataka at hindi makapaniwalang nakatingin sila kay Tata Celo na tila isang di pangkaraniwang hayop na itinatanghal. Nang magdadakong alas dos, dumating ang anak ni Tata Celo. Pagkakita sa lugmok na ama, mahigpit itong napahawak sa rehas at malakas na humagulgol. Nalaman ng alkalde na dumating si Saling at ito ipinatawag sa kanyang tanggapan at makaraay ipinatawag na rin si Tata Celo. Itay! Saling! Ba't nandito ka? Umalis ka na dito! May sakit ka! May sakit ka! Hindi ka na dapat na ito. Umalis ka na at huwag kang magsasabi. Humihilahod na ginapang ni Tata Celo ang rehas. Mahigpit na humawak doon at habang nakadapay, isang sandali ring itong tila huhutukin. Nakalabas ang kanang kamay sa rehas. Bumagsak ang kanyang muka sa sementadong lapag. Matagal siyang nakadapa bago niya narinig na may tila gumigising sa kanya. Tata Celo! Tata Celo! Nandun si Saling sa presidente. Yayain mo na siyang umuwi, bata. Opo. Mag-iika-apat na ng hapon, padahilig na ang sikat ng araw. Ngunit mainit pa rin iyon. May kapiraso ng lilim sa istaked sa may dingding ng steel matting. Ngunit si Tata Celo'y wala roon. Nasa init siya, nakakapit sa rehas sa dakong harapan ng istaked. Nakatingin siya sa labas, sa kanyang malalabo, at tila lagi nang nag-aaninaw na matay, tumatama ang mapulang sikat ng araw. Sa labas ng istaked, nakasanding sa rehas, ang batang inutusan niya kanina. Tata Celo, ayaw po nila akong papasukin sa opisina ng alkalde. Kinuha na nila ang lahat sa amin! Ang lahat-lahat! Makatuwilan po bang paalisin ako? Malakas pa po naman ako, Presidente. Malakas pa po. $500 ko na. Masakit yun eh. Pag-iaw. Dadaya na ako, asbuk. Maraming guys at on. Ito ah, balo mo na. Ginta niya nga. Makalano kasi Tim. Yo! Excited yo! O game. Kino mo ko talagang dapat. Siyempre, ano na yung mati. Agulim. Sige. Huwag kaya mo magpapili. Magpapili ako pa. Audio Jungle.